Hello guys, ayan, ngayon nandito naman tayo sa Kamuling Branch. Yesterday, nandito tayo sa Daloma Branch. Once again, welcome here at Marty's Kapir and Bacon and Chef. Ayan po. Again, kasama ko na naman yung master party natin. Linawin ko sa inyo ha, I am Marty, si Marty. Siya ang boss ko dito sa Kamuling. Yung mga magpapagawa dito sa Kamuling, si Marty po ang ano dito, ang boss dito. By the way, ang angkat natin ngayon, topic natin ngayon is bigyan natin kayo ng tips on how to repair microwave oven. Ayan, tayo. Marami tayong tanggap ng microwave oven ngayon. And ayan, makikita nyo pila dito. Then vacuum and then rice cooker. Karamihan dyan mga gawa na. At hapon na naman, medyo ito last up ang ginagawa namin. Kaya naisipan ko na ng i-vlog. Yung iba kasi hindi na talaga namin ma-i-vlog dahil will consume, ano, as soon as possible, inaano namin na tinututukan talaga namin. Ito, isa na lang, at hindi naman pressure that tomorrow pa kukunin. So, ayan, i-share lang sa inyo, hindi ko pa yung idea, yung ano yung mga parts, at saka yung mga, ano, parang basic troubleshooting, kung paano gumawa ng microwave oven. Ang brand nito is American Home. Ito yung pinakamaraming nakikita ko sa circulation, kasi affordable siya. Branded siya, tawagin namin generic siya, siya yung pinaka-common. So, ang kagandahan lang sa kanya, pag nasira siya, available yung mga parts. Tama ba, Marky? So, tara. Guys, so bakit ba lahat na lang yung doblat natin guys? By the way, nakasanayan na kasi yan. Ito ngayon, ang issue natin dito sa ating microwave oven is na-test na natin siya, na-estimate na siya kanina nung dinala at yung sinaksak namin ni Martinez, umusok na yung transformer. So mapapansin nyo, no? Ito yung kailangan natin palitan and then ito yung pang-replace natin. Kasi yung ano natin, yung karamihan sa mga suki natin, mga suki na natin is, ano sila yung, sometimes ano yung budget nila is limited. Ito ba, sa restaurant ginagamit ito sa SM, Mawapado, nanggagaling. So kapag may mga certain budget sila, na hanggang dun lang, tinutulungan natin sila, isa sa mga solusyon na rin doon is kapag, ano is, kapag hindi kaya ng budget nila bumili ng pamalit ng bago, is meron tayong mga surplus dito, which is mga original, functionable at okay pa, na makakatipid sila. So, isa yung sa mga tip ko sa inyo, na meron tayong mga backup parts na mas, ano, mura, na may offer natin sa mga suki natin. So, ganun, mapagawa pa rin nila dun sa certain budget na ina-allocate nila dun sa mga unit nila. Turo ko sa inyo yung mga parts niya. Kasi ito yung magnetron natin. Okay? And then ito yung capacitor. Ito naman yung fuse natin sa taas, ito. Ito yung fuse natin from the line, yung line fuse natin. And then meron din tayo itong nakabalot na to. Ito naman yung high voltage fuse natin. And then ito yung high voltage diode natin. Kung bakit yan yung mga tinuturo, inaano ko sa inyong parts, dahil yan yung mga madalas masira. So, yan yung kadalasan natin pinapalitan kapag may mga nagpapagawa dito. So, yan yung mga una natin mag-focus na. Check. And next is itong pinto. And meron pa. Minsan, okay naman lahat ng parts, kaya laki itong pinto na to. Ito, team. Yan. Kailangan lagi nyo i-check yan kung nag-pex pa siya. Minsan, napuputol yung spring sa loob. Ang tendency, hindi na nito napipindot yung mga relay switch sa loob. So, check nyo na niya kaya. Ito okay pa. So, pag ginadala sa atin to, ano natin, lagi natin i-check natin from plug, papasok. So, minsan kasi,
iwasan natin yung misdiagnose or is-troubleshoot ng ano natin. Minsan, sinicheck natin lahat siya. Nakalimutan natin yung isang plug lang yung sira. So, check muna natin kung plug. Going to wire natin, papasok. Fuse, etc., etc., papasok sa isa. Bago tayo mag-assume na sira na kagad yung mga major parts. So, ngayon, palitan natin yung ating transformer. Make sure lang na parehas yung value kapag nagpapalit tayo. Double check yung label kung parehas. Kasi ganun maiwasan natin yung ano, yung maling part yung may gamit natin. Another tip din na madalas palitan pag when it comes to right microwave oven is yung ating mica sheet. Ayan, nasa loob. Meron tayong isang content regarding that. Pinaka-common dyan is makikita natin, madaling malaman pag sira siya dahil meron siyang physical, makikita mo yung physical defect niyan, susunog siya. So, alam kagad natin yan, nangingitim, may part siya na burn. So, papalitan lang natin yan, itong mica sheet na to. Madalasan, nangyayari yan kapag may differential na yung magnetron natin or may mga foreign objects na nag-penetrate sa loob. Mga nag-uling, conductor ang coal or yung uling. Nag-start niya, nag-spark sa loob. And some scenario naman is nakakalimutan, may kutsara, may foil sa mga lint ng mga pump. Nag-trigger para magkaroon, masulog yung ating mica sheet. So, yan. Isa sa mga tip ko sa inyo yan sa pag-repair ng microwave, yung check natin. Dito mga relay natin. Ayan, isa nag-sinusukat. Pero bihira namang mag-busted ito. Itong relay na to dahil bihira namang mag-init yung katawan. Yung ano natin. Focus kayo sa mica sheet and sa mga fuses. Yung dalawang fuse niya sa taas at sa baba ay tinuro ko sa inyo kanina. Yung nasa capacitor niya kapag ganito yung itsura ng capacitor kapag ano nakakala siya. Ayan. And then may value yan. So siguraduhin lang natin na parehas yung value niya. Isa pa sa mga tip na mas may share ko sa inyo, mura yung mga ganyan sa ano, sa kung pang-personal lang sa Lazada, malabibili niya. Make sure nga lang, tignan nyo lang, double check nyo yung reliability ng supplier. And then doon naman sa mga gumagawa sa katulad ko, kapag gusto nyo malaman yung mga murang pinagbibilan, PM nyo lang ko, ayan, tulungan ko kayo, lalo sa mga nagsisimula, saan nakakabili ng mura nyan, yung mga pyesa natin. At itong magnetron, pag magnetron naman natin is grounded, isa sa mga tip na mabibigay ko sa inyo, is may nabibili nito, itong pinaka-terminal niya, magnetron terminal natin, anode terminal kung tawagin natin ito. Ito ang nagkakaroon ng ground. So pag tinester natin, may ground na sa body, ito napapalitan to. Okay, kesa ano tayo, kesa palitan natin yung buong magnetron, pwede natin palitan yung anode terminal. And then, dito naman sa ating magnetron, ito yung sirang magnetron natin. Ayan. Ang magnetron is meron siyang tinatawag na antena. Ito yung antena niya. Kasi na kayo pinuko ko yung mga ano, kasi lagi nyo naman napapansin sa mga vlog ko is on the spot lang tayo. Kung ano yung mga nakikita natin pwede i-share sa inyo, sinishare natin. Ito yung terminal, nakapasok siya dito. And minsan kapag burn na siya, kailangan lang natin tanggalin to. Ingatan lang natin mayuti. Pag may nabubutas na ito, butas part. Kapag nasira yung ating mica sheet, make it the habit na check natin kagad yung ating ano, antena, dahil dito nang gagaling yung spark kaya nasira yung mica sheet natin. So, lagi natin siya. Most probably kapag may tama yung mica sheet, may tama rin yung ating antena. At yun yung mga nakakatulong sa atin kaysa magpalit agad ng magnetron. Check muna natin yung mga smaller parts, mas affordable para makatipid tayo. Ayan. Isa pa sa mga tip na maano ko sa inyo is kapag may nakita kayong mga nabibiling sa mga junk, yung mga yan, bilhin niyo siya. Iyaw kayo ng ano, ng idea, binibili ko yan ng 200 pesos. So, tingnan nyo pa kung makukuha pa ng mas mababa, 100 pesos. Bawing-bawi po yun kapag hindi sa mga parts na makukuha nyo. Isang parts lang yung buo doon, yung
transformer lang or yung capacitor lang, isa lang dun ang mabuo. Pasok ko dun sa ano yan, sa ano yung investment niya na pinambili doon. And dahil ako, may mga ano tayo, may mga tulad na sinabi ko, may mga, hindi naman lahat ng cost natin. May budget, may certain budget na laging ano, minsan inaano nila na baka may mati mas mura pa. Pag may mga ano tayo, pwede natin i-alok. So, papakita ko sa inyo, kung makikita nyo dito na ano, ito yung ano natin, high voltage fuse sa baba. Ito yun, kapag nakatanggal, ganito. Ang laman naman niya sa loob, pag binuksan natin, di-flip lang yun. Ito ba, di, tinatanggal lang natin yung maklip na to. Kaya, sinusungkit lang yan. Ang makikita nyo sa loob niyan, is, ganito. Yan. Double check lang natin palagi yung value. And then, ito naman yung ating high voltage diode. Later on, magagawa tayo ng content kung paano i-test lahat ng ito. Kasi ito is parang preview lang kung hindi okay ng idea kung ano yung mga relevant at saka yung mga most common na pinapalitan na kailangan. So ayun, recap lang natin. Una, kapag ano, yung pinto natin, i-check natin kung spring niya. And isa sa mga once kasi na hindi na wala na yung spring nito, hindi na magkocontact yung mga relay switch natin. So, isa nakala natin malaki yung sira, yun lang pala. Second is yung mica sheet, yung nasa loob. Yun. Third is yung dalawang fuse sa taas baba, ito. At saka ito, yung high voltage fuse na pinakita ko kanina lang. And then high voltage diode. Check natin din yung antena ng ating ano, ng magnetron. And then same as yung anode terminal kapag grounded na. Bihirang-bihira masira yung ano, yung ating katulad dito, yung ating transformer. And then, ipatit itong ano, itong mga ibang mga parts niya, mga bihira niyan. Okay? Ilaw naman, kapag busted yun, makikita naman natin yung ilaw, palitan lang natin. May synchronous motor pa siya din sa loob, yung iikot yung plate niya. Bihira rin masira yun. So, yung mga sinabi ko sa inyo, yung mga tip ko lang sa inyo, same as yung capacitor pa pala, nakalimutan ko, dali naman siyang palitan, may dalawang terminal lang siya. So, isa sa mga tip din na masasabi ko sa inyo, bago palasin, picturean natin, kung hindi tayo familiar pa, anyway, picturean, i-video, bago palasin, para meron tayong, natawag dito, assembly reference later on. So, ayun, sana makatulong sa inyo. Ito, papalitan ko na lang ano, ng transformer. Madali lang naman yan. Ngayon ko na may sasama sa vlog ko. Later on, kapakano ko na lang sa inyo yung share ko rin sa inyo yung pagkakalas lahat ng mga parts niya. Bali, ano lang naman siya, kung ano yung paano mo tinanggal, ganoon ko lang naman yung silibatol. Ang mahalaga lang natin yung mga kadalasan talagang pinapalitan natin. Kalasin, kalasin ang babae natin, meron na tayo idea dyan kung ano yung unahin natin kasi. Nakatulong sa inyo. Once again, I'm Marky from Marky's Repair and Maintenance Shop. With Marky, God bless.